Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, sinusundan nyo man po kami sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, isang mapagpalang araw po. Pinagdiriwang, ginugunita natin ngayon sina San Carlos Luanga at mga kasama niyang martir. Mga namatay at ipinagtanggol ang pananampalataya sa Rwanda. Mga halimbawa na ayon nga sa mabuting balita ngayon, sa hulit-huli ay may pagpapaubaya sa kakayahan at pamumuno at kapangyarihan ng ating Poong Hesus Nazareno. Tawag sa atin ang ipagkatiwala ang ating mga sarili sa Kanya. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya't dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Ipagkaloob mong ang iyong pinagpupunlaang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos at mga kasama. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Pinasasalamatan kita at pinupuri, O Panginoon, pinupuri kita. Nang ako'y bata pa, bago pa ako naglakbay, ang lagi ko nang dalangin ay pagkalooban ako ng karunungan. Nagpunta ako sa templo at siya ang aking hiniling. At siya kong hahanapin magpahanggang wakas. Mula sa aking kabataan hanggang sa aking pagtanda, ang karunungan lamang ang kagalakan ng aking puso. Mula pa sa aking pagkabata, sinikap ko ng mamuhay ng matuwid. Masundan ko lamang ang landas ng karunungan. Nagsisimula pa lamang akong makinig, ay nakantam ko na ang karunungan. Sa gayon ay nakatuklas ako ng maraming aral. Lagi kong sinikap na matuto at nagpapasalamat ako sa lahat ng nagturo sa akin. Ang aking panatay, mamuhay ako ayon sa tuntunin ng karunungan at sinikap kong laging gumawa ng mabuti. At ito'y hindi ko pinagsisisihan magpakailanman. Sinikap kong mabuti na mag-angkin ng karunungan at naging maingat ako sa aking pag-uugali. Lagi kong kinilala ang aking kakapusan sa bagay na ito. Kaya't sa Diyos ako humihingi ng tulong, siya ang laging nilulunggati ng aking puso at natagpuan ko siya sa pagmamagitan ng malinis na pamumuhay. Umunlad ako sa karunungan mula pa nang siya'y aking natagpuan. At hindi ko na siya hihiwalayan kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang.
Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang tuntuning ibinigay ng Poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa Poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kay sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot, ito na dalisay ay malinis. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Nawa sa inyo'y manahan, salita ni Kristong banal, upang siya'y pasalamatan. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta na naman si Jesus sa mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo. Pag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa mga tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin nating mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sabihin nating mula sa tao, natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginawa ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Handa ba tayong ipagkatiwala ang ating buhay sa ating Poong Hesus Nazareno? Sa ating pong mabuting balita ngayon ay hinarap ng mga eskriba, pariseo, mga matatanda ng bayan ang ating Poong Hesus Nazareno, hindi upang malinawan sa kanyang misyon,
kundi parang para ipitin siya, para ma-corner siya, no? At para sa kanila, kapag ginawa nila iyon, ay mapapawala ang bisa ng kanyang mga pangaral at katotohanan na itinuturo, sapagkat yung kanyang ipinangaral, yung kanyang itinuturo ay para sa kanila katakot-takot dahil mawawala sila sa kanilang kapangyarihan. Dahil nagbibigay ng bagong pananaw ang ating pong Jesus Nazareno tungkol sa pagpupuri at pagmamahal ng Diyos. No? Pero mautak din ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. No? Sa kanilang pagtatalo, sinasabi niya, tinatanong nila, ano bang karapatan mo para gawin lahat ng ginagawa mo? Pero ang sagot ng ating pong Jesus Nazareno, bago ninyo ako tanungin, sa tingin nyo ba saan galing ang karapatang mangaral ng nauna sa akin? At nakita natin na hindi nila masagot. Dahil kapag sinabi nilang, ah, si Juan, galing sa Diyos, eh bakit di nyo pinakinggan? Pero kung sinabi naman nila, si Juan ay galing sa tao, pero natatakot sila na kapag sinabi nilang galing sa tao, ibig sabihin, kayang mag-alsa ng mga tao laban sa kanila. Dahil malaki ang pangkat na sumusunod kay Juan. Kaya hindi nila masagot. Na sa kaila-ilaliman ng argumentong yun, para bang sinasabi ng ating pong Jesus Nazareno, kung sa simula't-simula pa lamang ay pinagdududahan nyo na ang sinasabi ko, hindi kayo malilinawan, hindi ninyo matatanggap ng lubos ang aking pangangaral. Dahil kung tutuusin, wala namang mali ayon sa kalooban ng Diyos Ama ang ginagawa ng ating mahal na puon. At ayon din ito sa nasusulat. Kaya wala na silang bala. Kaya hindi rin nila matanggap at maunawaan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Bagamat ilang taon na ang nakaraan bago nangyari o matapos mangyari ang pagtatalong ito, no? Nangyari na ang napakarami. Sa tingin ko po, may sinasabi ang mga ito. Dahil sa ating araw-araw na pamumuhay, para din tayong mga pariseyo. No? Anong ibig ko sabihin dito? Di ba nagtanong sila, ano bang karapatan mong ituro ito? Eh di ba may mga panahon din tayo? Lord, ano bang karapatan mo para sabihan ako na dapat ganito ang gawin ko? Ako lang nakakakilala ng buhay ko. Ako lang nakakaalam ng pangarap ko. Ako lang ang dapat may hawak. Karapatan ko ang mga desisyon ko. Gusto nating magsulo. Gusto natin yung kalooban lang natin. Minsan di rin tayo natututo kasi may mga bagay na pinagpipilitan natin. Lumalabas na ngang mali. Pumapalya na nga. Patuloy pa rin tayo sa pagpupumilit na dapat tayo lang ang may hawak ng buhay natin. At sa kaila-ilaliman nun, para bang lagi natin tinatanong, eh pakiba ng Diyos? Wala naman siya sa tabi ko. Di naman siya nagsasabi ng ginagawa ko at dapat kong gawin. Sino ba siya para manghimasok sa buhay ko? Sa totoo lang, kaya po nating sabihin sa ibang tao yun. Pero pagdating sa Diyos, baka kailangang ibahin natin yung pananaw natin bilang mananampalataya. Bagamat hinahayaan tayo ng Diyos na mapasok sa mga hamon, bagamat hinahayaan tayo ng Diyos na pagdaanan ng mga bagay-bagay, ayon sa ating pag-iisip, ayon sa ating pagpaplano, ayon sa ating pagpapasya, hindi ba't naisip o naisip ba natin na kaya may kalooban ng Diyos para sa atin dahil mas kilala niya tayo sa ating mga sarili. Dahil mas alam niya at mas batid niya
ang kahihinatnan ng mga gagawin natin. O hindi kaya't mas malawak ang pananaw, mas malawak ang pagkakakilala niya sa atin. Dahil siya ang lumikha sa atin at alam natin siya ang patutunguhan natin. Wala po ba tayong ganung klaseng tiwala sa Diyos? Kaya paalala po ng ating pong Jesus Nazareno sa araw na ito ay isang pagtitiwala. No? Alam niyo po, maganda yung salitang, no? Kung tutuusin, yung original na kahulugan ng bahala na. No? Kasi tayo ngayon, sinasabi natin, bahala na, kapag ayaw na nating desisyonan ng mga bagay, kapag ayaw na nating magbigay ng karampatang panahon at atensyon sa mga mahalagang bagay, gusto na lang natin madala ng alon ng buhay. Pero yung totoong ibig sabihin ng bahala na, isa sa bathala ko na. Kung anuman ang aking nagawa, kung anuman ang mga pagpapasya ko, gagawin ko yan. Nang may pagtitiwala na sa kung anuman ang matitira, kung anuman ang kahihinatnan ng mga ito, Diyos na rin ang gagawa ng paraan. At kailangan ng sapat na tiwala para rito. Magandang halimbawa ang ginugunita nating mga santo, sina San Carlos Luanga at mga kasama niyang martir sa bansa ng Rwanda noong panahong bago pala mga Kristiyanong pananampalataya, naipit sila sa mga kaguluhan ng mga tribo. At hindi sila pumapanig sa kahit sino. Sa kanila ang mahalaga, sa kanilang pagsasaksi, pagkakawanggawa na ipalalaganap ang pananampalataya. Naipit sila sa kaguluhan at dala ng kanilang pananampalataya, sila ay ipinapatay. Hindi man tayo haharap sa mga ganong pagkakataon. Pero sa araw-araw nating pamumuhay, laging nandyan yung tawag ng pananampalataya. No, hindi lang yung kabisado natin yung mga bersikulo sa Biblia, hindi lang yung dalas ng ating panalangin at debosyon, pero yung tawag na gawin ng tama, yung tawag na pagkatiwalaan ng Diyos, yung tawag na pagsumikapan ng ating buhay. Kaya tinatanong sa atin ng ating Panginoon, may karapatan din ba ako sa buhay mo? Pinapapasok mo ba ako para madala kita sa Diyos Ama? Handa ka bang ipagkatiwala ang mga mahalagang bagay sa akin pagkatapos ang lahat-lahat? Kaya naman sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ang biyaya ng pagtitiwala. Nang may kamalayan na pagkatapos ang lahat sa araw-araw nating pamumuhay, ang kabutihan ng Diyos at ang kanyang pagbibiyaya sa atin, ang siya pa rin mananaig kahit na sa mga mahihirap na problema, kahit na sa mga sitwasyong tayo'y naiipit, sa mga panahong hindi natin alam kung saan tayo tutungo. Dahil naniniwala tayong ang Diyos ang nakakikilala sa atin ng lubos. San Carlos Luanga at mga kasamang martir, ipanalangin po ninyo kami. Magsitayo na po ang lahat. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nang usap si Kristo sa atin ng mga salitang may walang hanggang kapangyarihan at gawaing nakapagpapagaling sa pamamagitan niya. May pananalig tayong manalangin, Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan naway makapangyarihang ituro ang walang hanggang katotohanan ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga pinuno ng daigdig naway huwag maging matigas ang mga puso na parang bato sa kanilang pakikinig sa tinig ni Kristo sa mga pangyayari sa ngayon, manalangin tayo.
Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Yaong mga nag-iisip na pumasok sa buhay relihiyoso at magtalaga ng kanilang buhay sa Diyos, naway sundin ang kalooban ng Diyos na itinakda sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Sa pamamagitan ng ating malinis at banal na pamumuhay, naway mapawi ang mga impluensya ng masasamang espiritu sa ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa ating Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners, health workers, at lahat ng nagsisilbi sa ating bayan, na pagkatapos ng kanilang tapat na paglilingkod ay ipinagkakatiwala ang kanilang buhay sa kabutihan at biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Makapangyarihang Ama, ibinigay namin sa iyo ang aming mga pangangailangan at nananalangin kami nang may pananalig sa iyong tulong at awa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa'yo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog nang bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng mga alay, ay nagsusumamo na maganap nawa namin ang paglilingkod na ito. Katulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayahan na mamatay kaysa ikaw ay talikdan. Kami naway makapaghandog ng may kaloobang nakatalaga sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Carlos Luwanga at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon.
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Carlos Duwanga at ang mga kasamang martir, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen." Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. In Him alone are we saved.
Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais na kayong maaari kayong makipag-ugnayan sa Rector's Office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin si Miss Shirley o Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ng banal na pakikinabang sa paggunita sa mga martir na hindi naigupo ng kamatayan, kami'y nagsusumamo na ang nagdulot sa kanila na paninindigang matiis. Magtiis ay magbigay din nawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyoko para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Na basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Maganda umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati namin.